Magandang araw po muli, mga minamahal natin, mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa ating Solid Rock Ministries lesson quarterly review. Natutuwa po kami, muli po tayo magkasama-sama. At kagaya po ng dati natin ginagawa, at ibabalik po natin ngayon ng pagbanggit o pag-shoutout ng inyong mga pangalan. Narito po ang mga sumusunod: Mercedes Soria, James Morente, Eligin Taiko, Josefina Bukidnon ng Bukidnon, Geoffrey Falconitin, Pastor Herman Vicente, Edmond Sabio, Lea Santos, Ezequias Bobiles, Esther Cario, Jenny Cusayan, Marie Abakan, Bobby Arana, Christian Edison Marti, Loida Pilipina, Antonio Sistona, Eduardo Estabilo, Mias Agapay, Emily Villanueva, Christy Murillo, Norberto Marin, Barbara Gusom, Joel Naval, Sharon Bobo, Virgie Raga, Griffith Guts, and Venus Panaglimas. Gusto rin po namin banggitin ang aming mga nakasama sa aming crusade sa Malubago, Tinapian, Manito, Albay. Kumusta po kayo? Ang mga sumusubaybay po dyan, lalo na po ang pamilyang Esmabe ng Taisan, Legazpi City. Kumusta po kayo? Ganun din po ang mga young people ng Malubago. Sa pangunguna po ni Brother Al. Kumusta po kayong lahat at magandang araw sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa 12 ng topic ng ating lesson quarterly. Ang pamagat po ay pagsambang hindi natatapos. Ang ating pong tanatang sa unuhin ay makikita natin sa Awit 104:33. Aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng papuri sa aking Diyos habang ako'y nabubuhay. Habang nakikilala natin ng Diyos, ang mga kamangha-mangha niyang mga gawa ay hindi maiwasang maitatanong natin, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Sa mga awit, ang Israel ay hindi lamang isang bansa, kundi isang kapulungan. Idinidiin ang pagkatawag sa kanila upang magpuri, sumamba sa Panginoon, upang maging isang halimbawa at tagapagbalita ng kabutihan ng Panginoon. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay makilala ng lahat ang kanyang pag-ibig, katwiran at mahikayat ang lahat na maglingkod, magpuri at sumamba sa Panginoon. Ang sama-samang pagsamba, pagpuri at pagluwalhati sa Diyos ay napakahalaga. Subalit napakahalaga naman ang pang-individual na pagsamba. Ang pagsambang pangkomunidad ay nagiging makabuluhan dahilan sa pansariling relasyon sa Diyos na nagdadala ng magandang relasyon bilang isang kapulungan ng mga banal. Ang mga banal ay kinalangan Diyos at pinagpapana. Narito po ang mga katanungan pag-uusapan po natin ngayon. Number one, sinusinang tinatawag magpuri sa Panginoon? Paano, saan, at bakit? Number two, anong uri ng awit, papuri sa Panginoon ang kanyang hinihingi? Number three, sino-sino ang sinasabing papasok, tatahang kasama ng Diyos at magpupuri sa Diyos? Pang-apat, ano-ano ang mga sangkap ng tunay na pagsamba sa Diyos? At pang-lima, bakit ang mga pagsambang ayon sa kautusan ng Diyos ay kanyang babaliwalain? At ito po ang mga katanungan na pag-uusapan natin. Balik po tayo sa question number one. Sino-sino ang tinatawag yung magpuri sa Panginoon? Paano, saan, at bakit? Alright, magandang araw muli sa ating inyo, mga lahat ng mga minamahal namin, mga kaibigan, mga kapatid. At tayo po titingnan natin ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pakibasa mo dyan, mami, sa mga awit 134, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sinasabi, narito, purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na lingkod ng Panginoon ninyong nagsisitayo sa kinagabihan sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuario at purihin ninyo ang Panginoon.
Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Sion, sa makatwid bagay niya ang gumawa ng langit at lupa. Ayan. So dito po ay tinatawagan lahat ng mga lingkod ng ating Panginoon, saan man ang kanyang assignment, maging tagapagbantay sa templo. Ibig sabihin, kung ikaw man ay worship leader, ay kinakailangan na purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, diyan sa kanyang templo, lalo tigit diyan sa bundok ng Sion, ang sinasabi niya. Sapagkat, alam po ninyo, ito ay napakahalaga sa ating Panginoon na yung ating parating papuri at pagpapasalamat sa kanya. Ito ang marapat na marinig, ito ang dapat na maranasan ng bawat kapatid diyan sa templo. At kapag ka ating pong tiningnan yung bakit nabanggit yung bundok ng Sion, kapag ka tiningnan po natin sa mga awit 133, ay makikita po natin ang isang napakahalagang punto na marapat nating maunawaan sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan. Pakibasa mo, Mami, ang 133 ng mga awit. Masdanin niyo na napakabuti at pagkaligaya sa mga kapatid, magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Parang mahalagang langis na sa ulo na tumutulo sa balbas sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailanpaman. So, makikita po ninyo, no? Ito pong bundok ng Sion, ang wika, mula roon sa bundok ng Hermon ay naroon ang pagpapala ng Panginoon para yung hamog ba. Yung po kasing bundok ng Hermon, kung atin pong titingnan ay para bagang walang kakwenta-kwentang bundok sapagkat ito ay kulang sa kahoy, kulang sa pananim. Karamihan ito ay mga bato. Datapwat sa umagang umaga kapag ka nakita mo yung napakakapal na ulap na nagpapakita ng paghahayag ng Diyos ng kanyang pag-ibig na nagpapabuhos ng kanyang yung refreshing na pagpapala para sa lahat ng tao at ito ay kanilang nakikita na dumadaloy papunta sa bundok ng Sion at magmula sa bundok ng Sion yun ay kumakalat patungo sa kayubaan sa lahat ng dako na ito ay naging pagpapala sa lahat. So dito po ay sinasabi na kinakailang parati nating aawitin, parati nating pupurihin ng Panginoon doon sa kanyang mayamang pagpapala na kanyang ipinabubuhos magmula doon sa kanyang trono sa kaitaasan ng kalangitan papunta sa lahat ng mga tao, hindi lang sa bayang Israel kundi hanggang sa mga nasa kapaligiran, sa palibot. So dito po ay kinakailangan maunawa na lahat na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaya napakahalaga po yung ating patuloy na pagpuri, yung ating patuloy na pagpapasalamat sa mga kadakilaan ng mga gawa ng Diyos. Okay, Pastor. At ngayon po sa pangalawang katanungan, anong uri ng awit papuri sa Panginoon ang kanyang hinihingi? Ayan, tingnan mo dyan sa mga awit 33. Ang sabi po, magsiawit kayo sa kanya ng bagong awit, magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay. Yan, sabi po ay umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon. Kapag tinignan po ninyo dyan sa Kapitulo 40, talatang 3, ganun pa rin ang sinasabi. Pakibasa mo may para mapakinggan. At siya ay naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatwid bagay pagpuri sa aming Diyos, marami ang mga kakakita at mga tatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Ayan. So, kapag ka atin pong tinignan ng buong banal na kasulatan, lalo tigit dito sa mga awit, parating ini-encourage na dapat ang ating awit ay mga bagong awit. Awit ng papuri. Ano ibig sabihin nito? Kinakailangan ba nating araw-araw magkukumpos ng panibagong awit? Hindi po, mga minamahal, mga kapatid. Ibig sabihin lang po, kinakailangan sa ating pag-awit ng pagpupuri sa Panginoon, pipiliin natin yung mga awitin na mayroong kinalaman sa ating naging karanasan.
para yung awit ay maging bagong awit. Kinakailangan ini-apply natin sa kung ano yung ating naging karanasan sa Panginoon sa kasalukuyang mga araw. So napakalaga po ito sa mga nangunguna, sa pagpapaawit, kinakailangan pipiliin natin yung awit na ating ipaaawit. At kung tayo'y naitalaga na umawit, magbigay ng natatanging bilang sa pamagitan ng awit, pipiliin natin yung awit na may kinalaman sa ating mga bagong karanasan sa Panginoon. Sapagkat dito na po napakarami natin mga awit na umaakma sa ating mga naging karanasan. Kaya mahalaga po yun na bago ka aawit, hindi lang basta tatayo ka ron at ika'y aawit, kundi sasabihin mo bakit mo napili itong awit na ito na awitin. Sapagkat kinakailangan bawat awit ay maging bagong awit. Hindi yung mga awit noong mga nakaraang panahon na karanasan nila. Kinakailangan mahayag na ito man ay atin ding naranasan. Ano po? Sa ating presenting pamumuhay. So napakahalaga po yan. Bawat papuri, bawat pagsamba sa Panginoon sa awit, kinakailangan po na nagmumula sa ating puso, may kinalaman sa ating mga naging karanasan. Sapagkat kapag tayo ay umaawit ng walang kinalaman sa ating karanasan, hindi natin nabibigyan ng tamang buhay. At hindi rin naman nagkakaroon ng halaga na gaano doon sa mga nakikinig. Dapat kapag ang awitin, inaawit natin sa, sabi nga ni Pablo, ay sa puso at pangunawa, ito po ay nagiging makapangyarihang mensahe at nadadala ang mga tao na nakakarinig nito upang sambahin, pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Okay po, at ngayon po sa pang-tatlo nating katanungan, sino-sino ang sinasabing papasok, tatahang kasama ng Diyos at magpupuri sa Diyos? Ayan, basahin mo naman dyan sa Kapitulo 15 ng mga awit. Ano ang sinasabi? Ang sabi po dito, Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa iyong puso. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudusta man sa kanyang kapwa. Nasa mga mata niya ay nasisipayong masama, kundi siyang nagbibigay puri sa mga natatakot sa Panginoon. Siyang sumusumpa sa kanyang sariling ikasasama at hindi nagbabago. Siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makikilos kailanman. So, maliwanag po, ang sinasabi riyan ay yung may mga malinis na puso. Anong ibig sabihin ng malinis na puso? Hindi gumagawa ng nakasasakit sa kanyang kapwa. Yun ang napakahalaga. Hindi nagsasamantala sa pangangailangan ng iba. Kaya ang wika, hindi nagpapatubo. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na magbi-business. Ano po? Ang sinasabi nito ay yung hindi ka nagiging mapagsamantala sa mga may hirap. Kinakailangan na kung may nangihiram sa iyo na dahilan sa kahirapan, ay huwag mong patutubuan. Iba rin naman po yung nangihiram para hindi dahilan sa kahirapan, kundi sapagkat nais maghanap buhay. So yun po ay karaniwan po, at yun ay legal at moral na may tubo, pero kunting tubo, hindi yung labis-labis naman na patubo. So ibig sabihin, walang pagsasamantala. Hindi nag-iisip daw po ng kasamaan sa kanyang kapwa, hindi nangangako kahit na mapapasama siya, pagkatapos dahilan mapapasama siya ay kanyang tatalikdan na lang yung kanyang pangako. Kinakailangan mayroong kang tapat na puso. Kapag kay nangako, gawin mo, tugdin mo, sapagkat ikay nangako. Isang halimbawa nito na maaari kong banggitin
hindi naman sa pagmamalaki, kundi nung minsan na ako ay maanyayahan sa isang fellowship na nagkatao na a week before that ay kinakailangan kong pumunta ng Malaybalay Bukid noon, sa Malaybalay City. At nung dumating ako, ako'y nagmadali kahit na mayroon pa sana kaming activities roon. Ako'y nagmadali ng umuwi sapagkat ako'y nangako na ako'y dadalo doon sa fellowship araw ng Sabado. So, Miyerkules, ako ay umalis na roon. Nagbiyahe ako Miyerkules, Huwebes. Biyernes, dumating ako ng Legazpi. Pagkatapos ay nagpahinga at kinabukasan, maagang-maaga, ako'y bumiyahe na muli ng mahigit na 250 kilometro para dumalo sa fellowship. At nung ako'y dumating doon ay mayroon ng ibang na-invite. At alam ko, bago ako umalis ng Legazpi, alam ko na na mayroon ng ibang naparoon. Subalit, sapagkat ako ay nagsabi na ako'y paruroon, ako'y pumaroon kahit na wala nang bahaging ibigay sa akin, hindi importante sa akin yun. Ang importante sa akin, sinabi ko ako'y pupunta, so ako'y pumunta. Pagod na sana ako. At alam ko namang hindi na ako ang talagang speaker doon sapagkat may nag-invite na, may in-invite ng iba. Subalit hindi pinaalam sa akin, hindi sinabi sa akin mismo nung nag-anyaya sa akin. So, kinakailangan na ako'y pumunta. Hindi sapagkat inaasahan ko pa na ako'y may bahagi pa roon, kundi sapagkat ako'y may pangako. Kaya yung po ang sinasabi, yung tao na papasok sa karyera ng langit, yung hindi sumisira sa kanyang pangako sapagkat medyo masama para sa kanya. Kinakailangan tayo po ay maging tapat sa lahat, maging sa paghahanap buhay, sa paghawak ng salapi, sa ating pamumuno sa iglesia, sa ating mga pakikipagkasundo sa kanino pa mang tao. Kinakailangan kapag sinabi natin ay tuparin natin. At kung mayroong mga nangangailangan, tulungan natin sapagkat yun ang ibig ng Panginoon, pagiging tapat, pagiging maawain, mahabagin, at mapagmahal sa kapwa. Yun daw po ang papasok sa kaharian ng langit. At gayon naman po sa pang-apat na katanungan, ano-ano ang mga sangkap ng tunay na pagsamba sa Diyos? Okay. Ano-ano naman yung mga sangkap ng tunay na pagsamba sa Diyos? Tingnan po natin sa mga awit 96. Ano po ang sinasabi? O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon ng buong lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan, sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihin. Siya ay kinatatakutang higit kaysa lahat ng Diyos, sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyusan, ngunit nilikha ng Panginoon ang langit. Karangalan at kamahalan ay nasa harap niya, kalakasan at kagandahan ay nasa kanyang sangtuwaryo. Magbigay kayo sa Panginoon kayong mga angkan ng mga bayan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y magdala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayo sa harap niya o buong lupa. Sabihin niyo sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay naghahari. Ang sanglibutan naman ay natatag na hindi makikilos. Kanyang hahatulan ng karapatan ang mga bayan. Matuwa ang langit at magalak ang lupa. Humugong ang dagat at buong naroon. Sumaya ang bukiran sa lahat ng nasa kanya. Kung magkagay aawit dahil sa kagalakan, ang lahat na punong kahay sa gubat. Sa harap ng Panginoon, sapagkat siya dumarating, upang hatulan ng lupa, kanyang hatulan ang katwiran ng sanglibutan at ang kanyang katotohanan ang mga bayan. So, maliwanag po. Una, ang wika po riyan, awitin natin o awitan natin ang Panginoon ng mga bagong awit. Kagaya po ng sinabi ko, kinakailangan yung i-apply natin sa ating sariling buhay, yung liriko
ng awit na ating inaawit. Ano po? At sasaysayin natin ang lahat ng kabutihan ng Panginoon, yung lahat ng kanyang mga ginawa, magmula sa paglalang hanggang sa kanyang pagtubos, sa kanyang pakikitungo sa kanyang bayan, sa pamamagitan ng mga paghayag niya ng kanyang kaluban. Kinakailangan patuloy na purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. At kinakailangang ihayag natin hanggang sa panahon ng kanyang paghukom at pagbabalik ng ating Panginoon. Kinakailangang maihayag natin ito sa ating pagsamba sa Panginoon. Yun ang maging pinakasentro ng ating buhay, ng ating isipan, ng ating paglilingkod sa pagsasamba sa Panginoon. Maging yan ay personal na pagsamba, personal devotion, o kaya ay pagsambang pangkongregasyon. Kinakailangan parati ang nahayag ay yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang mga ginawa, yung kanyang ginagawa, at yung pangako niyang kanyang mga gagawin. Ito po ay paulit-ulit kong sinasabi na kinakailangan sa lahat ng bahagi nating ginagampanan sa loob ng iglesia, marapat na ang nadidiin o ang naitataas natin ay yung mga gawain ng Diyos. Yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang pagtubos, yung kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ang dapat na mahayag, at yung kanyang pagiging majestic na hari, datapwat mapagpakumbaba na manunubos ng bawat isa sa atin. So yun po ang worship na hinihingi ng Diyos. Kasi kagaya nga po ng parati ko sinasabi, ang salita pong pagsamba ay galing sa salitang worship na nagmumula sa original na English na worship, pagbibigay halaga. So kapag ka tayo po ay hindi nagbibigay ng tamang pahalaga sa Panginoon, ay hindi yun pagsamba. Kaya nga nabanggit din na kinakailangan sa kagandahan ng kabanalan ng ating Panginoon, yung kagandahan nararapat, nababagay sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan po sa ating po pagsamba, talagang pinapanukala natin itong mabuti na maging maayos ang flow ng ating ginagawang pagsamba. Hindi yung pupunta ka sa church kapag kayong congregational worship, hindi handa yung awit, kung nasaan yung awit, hahanapin mo pa. Hindi po maganda yon. At pagkatapos ay hindi pa magkaunawaan, hindi magkasundo kung papaano i-coconnect yung sound. Dapat panukalang mabuti na sa isang click mo lang ay ando na kagad. Ano po? Kinakailangan maayos, ano po, bagay sa kagandahan ng Panginoon. At ibig sabihin, pinaayos rin naman natin yung ating bahay, sambahan. Ano po? Kinakailangan maayos na maayos, malinis, maganda yung bagay sa kagandahan ng Panginoon. Kaya kinakailangan dito ay medyo talagang bibigyan po natin ng halaga yung Panginoon, sapagkat tayo ay sasamba sa Panginoon. At tatanda po, ang salitang pagsamba ay mula sa salitang worship, pagbibigay halaga. Kaya bawat kilos, bawat punto sa ating church dapat naghahayag ng dakilang pag-ibig, ng dakilang katwiran, at ng pagiging majestic ng ating Diyos na ating sinasamba. Okay po, at ngayon po sa ating panghuling tanong, bakit ang mga pagsambang ayon sa kautusan ng Diyos ay kanyang babaliwalain? Ayan, tingnan mo dyan sa medyo parang mahirap unawain yung tanong. Ano po? Pero tingnan mo sa mga awit, 40:6-8, ano ba ang sinasabi? Hain at handog ay hindi mo kinaluluguran, ang aking pakinig ay iyong binuksan. Handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hinihingi. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, dumating ako sa balumbo ng aklat, ay nakasulat tungkol sa akin. Aking kinalulugarang sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso.
Ayan. So, napakahalaga po na sa ating pong pagsamba, hindi lang ayon sa sinabi ng Panginoon niyo, yung mga kagaya ng sabi ng Panginoon, araw ng Sabat, kundi kinakailangan na andun din yung espiritu ng ating pag-ibig na yun ang layunin ng ating pagsamba. Kaya tayo sumasamba at hinahayag natin yung kabutihan ng Diyos para ang lahat ay maging inspired na sumamba sa Panginoon. Datapot kung sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw, hindi nakaka-inspire sa iba yung ating ginagawa, papaanong magkakaroon ng pagsamba na katanggap-tanggap sa Panginoon. Oo, at naghahandog ka, maaaring nagbibigay ka ng ikapo, maaaring nagbibigay ka ng malaking handog. Subalit, papaano ka naman namumuhay sa harapan o sa kalagitnaan ng iyong mga kapatid. So, yan po ay napakahalaga rin na bahagi. Iyo pang tingnan dyan sa awit 57 at patuloy. Iyong dinggin o aking bayan at ako'y magsasalita o Israel at ako'y magpapatotoo sa iyo, ako'y Diyos ng iyong Diyos. Hindi kita sasawain dahil sa iyong mga hain at iyong mga handog na susunugin ay laging na nga sa harap ko. Hindi ako kukuha ng baka na iyong nang sa iyong bahay, ni ng kambing na lalaki sa iyong mga kawan. Sapagkat bawat hayop sa gubat ay aking, ang hayop sa libong burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at ang mga mabagis na hayop na parang ay aking. Kung ako'y magugutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo, sapagkat ang sanglibutan ay aking at ang buong naririto. Kakanin ko ba ang laman ng mga toro o iinumin ang dugo ng mga kambing? Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan at tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Ngunit sa masama ay sinasabi ng Diyos, anong iyong gagawin upang ipahayag ang aking mga palatuntunan at iyong kinuhang aking tipan sa iyong bibig? Palibas at iyong kinapuputan ng pagtuturo at iyong iniwawaksi ang aking mga salita sa likuran mo. Pagka nakakita ka ng magnanakaw, pumipisan ka sa kanya at naging kabahagi ka ng mga mapangalo niya. Iyong ibinubuka ang iyong bibig sa kasamaan at ang iyong dila ay kumakatha ng karayaan. Ikaw ay nauupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid. Iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y tumahimik. Iyong iniisip na tunay na ako'y gayong gaya mo, ngunit sasawahin kita at aking isasaayos sa harap ng iyong mga mata. Gunitain nga ninyo ang inyong nakakalimot sa Diyos, baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang makaligtas. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin, at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipapakita ang pagliligtas ng Diyos. So, maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Maaaring tayo ay sa ating pagsamba, nagdadala tayo ng maraming handog, nagbibigay tayo ng mga ikapo natin, datapwat yung pang-araw-araw nating pamumuhay, yun ang mahalaga sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang pagsamba po ay hindi lang kapag araw ng Sabat, hindi lang kapag bago matulog, hindi lang sa pagising. Ang pagsamba po ay bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay. Sa ating lahat ng ginagawa, kapag ginagawa natin ang lahat ng ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay nangangahulugang ikay sumasamba sa Diyos. Diba? So tatanda po, hindi tatanggapin ng Diyos yung mga pagsamba na ginagawa natin tuwing Sabado lamang. Kinakailangan ang ating pong pagsamba mula pagising natin hanggang sa tayo'y mamatay, tayo ay gumagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung ang iyong pagsamba ay tuwing araw lang ng Sabado o kaya'y bago matulog o kaya'y paggising, hindi yon mahalaga sa Diyos.
ang mahalaga sa Diyos, yung nakikita sa ating mga buhay, na tayo ay totoong mananamba ng Diyos, na tayo ay sa Kanya lamang naglilingkod at pinahalagahan natin bawat instruksyon, bawat salita ng Panginoon sa ating buhay araw-araw. Ano po? So, tatandaan, ang pagsamba na tatanggapin ng Diyos ay yung pagsambang magpasa walang hanggan. Ibig sabihin, mula sa pagising mo hanggang sa matapos ang buhay mo, sa lahat ng anggulo, ang Diyos ang pinapupurihan mo. Ang Diyos ang pinahalagahan mo. Ang Diyos ang nasusunod. Siya ang nabubuhay sa iyo. Kaya nga, sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yun po ang pagsamba na ibig ng Panginoon na makita, sapagkat ang pagsamba sa Panginoon ay kinakailangan magpasa walang hanggan. Dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwanan po namin sa inyo ang mga summary ito upang mas lalo nating maunawaan ang ating pinag-usapan sa araw na ito. Number one po, ang pagpuri at pagsamba ng bayan ng Diyos ay dapat na magmula sa pagkilala at pagtanggap ng lahat na mayroon tayo ay nagbubuhat sa trono ng Diyos. Number two, bawat awit papuri sa Panginoon ay dapat bago pagkat ito ay nagsasaysay ng ating kasalukuyang mga karanasan. Number three, ang mga banal ay ang mga binago ng Diyos at ito'y hayag sa pananalita, kilos at pakikitungo sa kapwa. Number four, ang tunay na pagsamba ay ang pagpapahalaga, pagtatanyag sa mga ginawa ng Diyos at sa Kanyang gagawin pagtutuwid ng lahat sa kabanalan. At panglima, ang pagsambang tinatanggap ng Diyos at mananatili magpakailanman ay ang paghahayag sa buhay at karakter ng Diyos. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong ang ating pag-aaral na ito. At patuloy po na kayo'y sumubaybay sa programang ito. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at iyong ihinayag ang lahat ng iyong kabutihan at iyong itinanyag ang iyong mga gawa para sa aming kaligtasan. Kaya mga banal, tulungan nawa kami na parating nakatuon ang aming mga puso't isipan sa iyong kabutihan, sa iyong kapahayagan patungkol sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, upang kung magkagayon ang pag-ibig at ang iyong katwiran ay patuloy na makita, marinig mula sa amin, upang sa gayon mga banal, marami pa ang patuloy na ma-encourage na sumamba, magpuri at maglingkod sa iyo. O mga banal, iyo pong ipagpatawad lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at patuloy nawa na pagpalain ng aming mga kapatid na ito. Ito po ang samot hiling namin sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, tayo'y patuloy na magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon.